Sinampahan ang reklamong plunder o pandarambong ang gobernador ng Pangasinan, si Governor Amado Espino Jr. dahil sa pagtanggap umano ng milyong-milyong pisong payola mula sa Huweteng. Ang nagdidiin sa gobernador ay ang alkalde ng bayan ng Bugalyon na si Rodrigo Orduña. Iniharap pa ni Orduña ang isang Huweteng operator daw bilang saksi. Nakatutok si Ray Alvis. Kasama si retired Archbishop Oscar Cruz, naghai ng reklamong plunder sa Ombudsman, si Bugalyon, Pangasinan Mayor Rodrigo Orduña, laban sa gobernador ng probinsya na si Governor Amado Espino Jr. Alegasyon ni Orduña, 2.5 milyon kada linggo o 10 milyong piso kada buwan o higit pa ang tinatanggap na Huweteng payola ni Espino. Ako po mismo ang nagbibigay sa kanya kasi akong kumukuha sa Cairo. Sabi pa ni Orduña, nag-umpisa si Governor Espino sa Huweteng operations mula nang maging gobernador noong 2007. Dumarating din yung punto na nararamdaman natin na yung tinuturing nating kasamang kaibigan ay pinagsasamantalan tayo. Ginagamit tayo sa pakikinabang niya. Dumating na rin yung punto na hindi na siya tumatanaw ng utang na loob. Nagisilbing testigo sa reklamo laban kay Espino si Fernando Alimagno alias Boy Bata na umaming Huweteng operator sa Pangasinan. Sinabi ni Alimagno na 12 million ang ingreso o nakukubrang mga taya sa Huweteng sa Pangasinan kada araw. Isa ako doon sa operator sa Pangasinan. Si Mayor naman ang siyang nangungulikta sa akin para ibigay kay Governor. Pinabayaan niya kami, kaming mga tauhan niya, tsaka yung mga tauhan ko hanggang sa nagugutom na kami. Kaya po nila i-corroborate, kompleto po mga detalye nila. So medyo malakas po yung kaso natin. We strongly believe in this case. Nung humarap si Archbishop Cruz sa isang Senate hearing no 2010, sinabi nito na talamak ang Huweteng sa Pangasinan. Pinangalala niya si Governor Espino na isa sa mga Huweteng operator. Itinanggi ni Espino ang paratang noon pero inamin niya na patuloy ang Huweteng sa Pangasinan at paborang marami sa mga local official na gawin itong legal. Alam ko na pagkat ang totoo niyan, siya rin alam niyang alam ko. Kaya ako ay sa pamamagitan niya, dineclare akong persona non grata sa Pangasinan. The present Malacanang occupant has not done anything about Huweteng. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na seryoso ang gobyerno na tapusin ng Huweteng operation sa bansa. Inutusan na ni Pangulong Aquino si DILG Secretary Mar Rojas na protektahan ang mga Huweteng witness at imbestigahan ng mga local official na inaakusahan. Tiniyak naman ni Rojas na agad isasagawa ang investigasyon at wala raw itong sasantuhin. Ang aking maadviso po sa kay Governor Espino ay kumuha po kayo ng mahusay na abogado dahil hindi po ito madadaan sa politika, hindi po ito madadaan sa kampihan o kung sa kakilala o kung ano po, dadaan po ito sa legal na process. Si Alaminos Mayor Hernani Braganza ang nagsilbing tulay ni Orduña para makalapit kay Archbishop Cruz. Si Braganza ang pambato ng Liberal Party sa pagkagobernador sa Pangasinan. Natapat ang re-electionist na si Espino ng Nationalist People's Coalition. Sa press conference sa Camp Crame, binigyang din ni Rojas na magiging pata siya sa investigasyon kahit pakapartido niya si Braganza at ang whistleblower na si Orduña. Sa salaysay pa ni Orduña, sinabi nito na matapos ang Senate hearing, tumigil ang Huweteng operation sa Pangasinan. Hanggang sa noong taong 2011 daw, nang mag-meeting si Governor Espino at Charlie Atong Ang na nag-umpisa ng High Alay operation sa Pangasinan. 8 milyong piso kada buwan pa rin daw ang natatanggap ni Governor Espino mula sa High Alay na nagpatuloy umano hanggang ngayon. Sabi ng abogado ni Ang na si Attorney Alfredo Villamor, nakipag-meeting araw ito kay Governor Espino pero di na niya maalala kung kailan. High Alay operations daw ang pinag-usapan nila. Ayon pa kay Attorney Villamor, wala raw silang alam tungkol sa umano'y payola para kay Governor Espino. Lee Alvis, Nakatutok, 24 Horas.